Sumemplang ang rider na yan na tumama sa kasalubong na van na may kuha ng dashcam video sa Narvacan, Ilocos Sur. Nasawi ang rider matapos magulungan ng van. Base sa imbestigasyon, mag-overtake sana ang rider sa sinusundan niyang tricycle. Pero nabangga niya ang tricycle. Tumilapo ng rider sa kabilang lane. Sakto naman, napaparating ang van na hindi na raw nakapreno. Hinatulang guilty sa kasong homicide ang isa sa anim na pulis na botas na akusado sa pagpatay kay Jemboy Baltazar. Apat ang guilty sa kasong illegal discharge of firearms habang isa ang naabswelto. Dismayado ang pamilya ni Jemboy sa magaan daw na hatol ng korte. Iaapila raw nila ang desisyon. May report si June Veneracion. Nang dahil sa maling akala, natuldukan ang buhay ng 17 anyos na si Jemboy Baltazar. Napatay siya matapos mapagkamalang suspect ng mga pulis na botas sa kanilang hot pursuit operation Agosto ng nakaraang taon. Makalipas ang 6 buwan, ibinaba na ang hatol sa 6 na pulis na kinasuhan ng murder. Guilty sa homicide si Staff Sergeant Jerry Maliban. Sabi ng korte, sa baril niya nang galing ang mga bala na pumatay kay Jemboy. Hindi po napatunayang pinlano niya yung krimen. So yung pagputok niya ng baril, ginawa lamang niya nung nakita niyang mag-e-escape na ho yung biktimang si Gerald Jemboy Baltazar. Sinentensyahan siya ng 4 hanggang 6 na taong pagkakakulong at pinagbabayad ng danyo sa pamilya ni Jemboy. 4 na pulis naman ang hinatulang guilty para sa illegal discharge of firearms na may parusang 4 na buwang pagkakakulong. Base po sa ebidensya, nagpaputok lamang po sila sa tubig. Hindi po aimed kay Jemboy Baltazar. Pero pinapabawas pa ng korte ang naging preventive imprisonment ng 4. At kung lumabas na pasok na ito sa kanilang sentensya, dapat palayaan daw agad sila. Na-acquit naman si Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr. na hindi napatunayang nagpaputok ng baril. Sa lugar na ito, dito sa Navotas City, napatay si Jemboy Baltazar Agosto noong nakarang taon matapos mapagkamalang suspect sa krimen. Sa desisyon ng korte, sinabi nito na naiwasan daw sana ang nangyaring trahedya kay Jemboy kung naghunos-dili lamang ang mga pulis. Ito po ay magsisilbing reminder at eye-opener na kapag hindi po kayo susunod sa mga umiiral po ng mga police operational procedure, you will suffer the same fate. Bago ang pagbaba ng hatol ngayong araw, binisita kahapon ang mag-asawang Rodalisa Jessie ang punto ni Jemboy sa pag-asang makakamit nila ang inaasam na hustisya para sa anak. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, hindi maitago ng mag-asawa ang pagkadismaya. Sobrang sakit ng ginawa nila. Hindi po talaga makapaniwala na ganun po yung hato. Masorry man sila sa akin, hindi nila mababalik yung buhay ng anak ko. Sa pagkatagal-tagal na proseso, tapos wala rin pala kayong makakuha ng justisya. Bumalik sa akin na alaala yung nung makita ko sa balsa na parang pinatay uli siya. Mananatili sa Witness Protection Program ang pamilya dahil sa takot para sa kanilang buhay. Katuwang ang Department of Justice at Office of the Solicitor General. Iaapila ng pamilya ang hatol sa Court of Appeals. Itong decision sa tingin ho namin hindi sapat dahil merong makakalaya na mga pulis. Kahit sa huling hininga namin mag-asawa, lalaban at lalaban kami. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumiklab ang sunog sa Barangay San Isidro, Parañaque City ngayong gabi. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil mahirap ang access sa tubig. Mabilis na kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay at gawa sa light materials. Mula sa unang alarma dakong alas 7 ng gabi, mabilis itong inakyat sa ika-4 na alarma bago mag-alas 8 ng gabi. Patuloy ang pagresponde ng mga bombero sa sunog. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy. Inusisa sa pagdinig ng Senado ang police operation sa Pandi, Bulacan na nauwi sa pag-aresto sa residenteng wala naman sa warrant. Ang mga pulis nakabonet at nakasibilyan pa. May report si Mav Gonzalez. Nakabonet at nakasibilyan ang 3 pulis Pandi na yan nang pasukin ng isang eskinita sa Bulacan noong Oktubre. Nagkagulo matapos ang ilang sandali
Maya-maya, isang lalaking nakaposas ang hila-hila na ng mga pulis. Ang inarestong lalaki na si Rodelio Vicente, humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Paliwanag ng Bulacan Police Provincial Office, pumunta ang mga pulis sa bahay ni Vicente para i-validate ang kanilang intel na doon nagtatago ang target ng kanilang operasyon na si Elmar Conque. Nanlaban umano si Vicente, kaya nagkakomosyon at inaresto siya. Yung hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo? Wala po, hindi po namin kilala yun eh. Sino pong nauna na naging physical? Sila po, tinutulak niya po ako. Yung manugang ko, hinarang siya. Sinampal niya yung manugang ko, tsaka yung anak ko eh. Naguntog kami niyan eh, yung manugang ko. Nung pinusasan kayo, wala ho ba siyang binasa sa iyo na Miranda rights na may karapatan ka? Wala po, wala. Tumangging magsalita tungkol sa nangyari sa operasyon, ang nanguna rito na si Police Lieutenant Michael Ray Bernardo. Sir, I opt to invoke my right against self-incrimination. Under trial na po yung sinampa naming kaso laban sa kanila. Kinastigo sila ni Senador Rafi Tulfo. Yung biktima ang makukulong pa ng 10 oras. Sana ma. Kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Illegal entry. Nakabonet mga hinayupak na to. Wala kayong body camera. Hindi nyo sinabi kung sino ang purpose na pagpunta nyo doon. Ang anak ni Vicente pumunta raw sa presinto para hanapin ang tatay niya. Pero ikinulong din daw siya. Anong kaso? Direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga polis doon sa loob ng istasyon. Magagawa ko po ba yun ng lalaki ng mga katawan po niyan? Po kami sir, malapit lang po dyan sir. Isang block lang po yan sir. Tapos sumunod po siya kaya po siya inaresto namin sir. Inaasol pa po, lumalapang pa po yan doon nung nandun po kami sir. Sa ano totoo? Diyan kayo hinuli sa unahan o sa istasyon? Sa istasyon po. Pumayag sumailalim sa polygraph test si Julius at tatlong sangkot na pulis para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Hindi po tama yung proseso nila sa pag-serve ng arrest warrant. Dapat merong arresting officer talaga na nakasuot ng uniforme at merong body-worn camera. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinanggap ni Senate Ethics Committee Chairperson Nancy Binay ang paghingi ng paumanhin ni Senator Robin Padilla kaugnay sa pag-IV drip ng kanyang misis sa loob ng Senado. Natanggap daw ng opisina ni Binay ang liham ni Padilla kahapon. Sagot ni Binay, nauunawaan niya si Padilla. Pero paalala niya kay Padilla, tungkulin nilang mga senador na pangalagaan ang integridad ng Senado. Naway magsilbing aral daw ang mga nangyari, nauna na rin humingi ng tawad ang misis ni Padilla na si Mariel. Apat ang nasawi matapos matrap sa sunog sa Cebu City. Ang mga biktima, mag-asawa at dalawa nilang menor de edad na anak. Ayon sa mga otoridad, posibleng sa problema sa linya ng kuryente ang dahilan ng sunog. 13 bahay ang natupok. Nasa 7 milyong piso ang halaga ng pinsala. Inilikas muna sa Tejero Elementary School ang mga nasunugan. Inihahanda na ng LGU ang ibibigay na tulong pinansyal sa mga apektado. Meat Importers and Traders Association o MITA nagbabala ng taas presyo sa karneng baboy dahil sa limitasyong itinakda ng Department of Agriculture sa importasyon. Itinakda sa 40% ang minimum access volume o yung dami ng inaangkat na baboy ng meat traders, 60% naman sa processors. Pero sabi ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang dahilan para tumaas ang presyo ng baboy. Sobra-sobra pa raw ang ini-import na baboy ngayon. Sa kabila nito, hindi bumababa ang pork prices. Sa monitoring ng DA, umaabot ng 370 pesos ang kilo ng kasim, hanggang 400 naman ang liempo. Sabi ng SINAG, hindi dapat tumagpas sa 350 pesos ang kilo ng baboy. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DA ukol dito. Naglabas ng pahayag ang BMW Owner Society of Safe Riders sa magkakahiwalay na disgrasya sa motorcycle challenge na ikinasawi ng dalawa. Ikinalulungkot at mabigat daw para sa kanila ang nangyari. Makakaasa raw ang mga naapektuhang pamilya na patuloy sila magpapaabot ng tulong. Iginiit ng grupo na prioridad nito ang kaligtasan ng mga kalahok sa event. Isa raw itong paalala sa kanila na mas pagbutihin ang safety measures sa mga susunod na event. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Tanggap daw ni Valine Montenegro na maraming galit sa kanyang karakter sa Love, Die, Repeat. Lalo ngayong nabuking na sila ng karakter ni Jeneline Mercado. May report si Katati Bayan. Bakit si Chloe? Sinasabi mo bakit sa akin? Akala ko rin imposible papatulan mo si Chloe pero ginawa mo! Nabuking na ni Angela played by Jeneline Mercado, nakabit na asawa niya si Bernard na ginampanan ni Sian Lim, ang best friend niyang si Chloe, played by Valine Montenegro. Matagal niyo na pala akong niloloko! Kahit daw si Valine ay gigil sa kanyang karakter sa Love, Die, Repeat. Nakasubaybay sila kasi updated sila, may mga nagagalit na sa akin eh. Kasing fierce naman ang mga eksena sa serye ang aura ni Jen sa isang magazine feature. Bumagay sa Kapuso Ultimate Star ang kanyang blonde hair, black mini dress, and leather jacket. Speaking of fierce, ganyan din ang mga susunod na eksena sa makiling. Sa exclusive pasilip sa set ng hit afternoon prime series, may kita ang pagbitin pati warik kay Myrtle Sarosa na gumaganap bilang si Portia. Kaya nga lang. After na eksena, kumusta kaya si Myrtle? Trending ang relationship status na South Korean actor na si Lee Jae-wook at Karina ng K-pop group na aespa. Sa statement ng kanilang agencies, getting to know each other ang dalawa. Balik Pilipinas naman ang co-star ni Jae-wook sa Alchemy of Souls na si Kim Won-sik para sa ilang proyekto. Gusto raw niya makakolab muli si Asia's Limitless star Julie Ann San Jose. Katati Bayan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang campsite ang dinarayo sa bukid noon dahil sa pang-out of the country view nito. G tayo sa pasyalan na yan na mala New Zealand ang vibes sa report ni Oscar Oida. Lumanghap ng sariwang hangin at mag-relax sa harap ng mala New Zealand na view. Grabe, ito na ata. Isa sa may pinakamagandang view na nakita ko. Campsite ito sa bayan ng Impasugong sa Bukidnon. First time ko nakakita ng ganong place dito sa Pilipinas. Sabi nga nila, may pagka New Zealand yung vibes. Sulit naman daw ang halos 5 oras na biyahe ni Wilbuena na mula Cavite. Bugod sa biyahe sa aeroplano, sasakay rin ng habal-habal bago makarating sa campsite. Babawas tayo ng gamit dito kasi habal-habal pa rin sa akin natin patakas. Pagdating sa destinasyon, magpahinga sa mga kubo na pwedeng rentahan. Solar powered ang mga ito, kaya tiyak na may kuryente hanggang alas 8 ng gabi. 8 PM onwards, wala nang ilaw yung mga solar. So mas maganda, may dala kayong sariling flashlight. Pwede rin magtayo ng tent. Pag sikat ng araw, mag-almusal sa likod ng malapainting na tanawin ng Mount Culago. Pwede magdala ng sariling pagkain o bumili sa mismong campsite. Ma-enjoy rin ang extreme swing at mga hamok at nets sa gilid ng bangin. Sa mga nais bumisita, makipag-ugnayan muna sa Impasugong Tourism Office para sa mas ligtas na biyahe. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.